ngayon sa malapit na pagtatapos ng aking kwento. Ako po ay bumalik na sa Pilipinas year 2011. Na ako po noon ay mayroong pang visa, working visa. At ang usapan po namin ng aking amo, hindi po ako uuwi sa Pilipinas habang nabubuhay pa po si Abba, Abba Israel. Si Abba po ay ama ni Dr. Crystal. At nung mamatay po si Shelly, na aking inalagaan for 8 years, ako naman po ay pinaalaga naman sa ama ni Dr. Crystal. At tumagal po ako ng almost 2 years sa kanya. At ang usapan namin na visa, hindi ako aalis sa Israel habang nabubuhay si Abba. Pero alam niyo po, kahit may plano tayo, ano man yung gusto nating gawin, pero iba yung gusto ng Panginoong Diyos para sa atin, wala po tayong magagawa. Kaya nung May 18, ako po'y dumating sa Pilipinas dahil hiningi ng pagkakataon na ako po ay makasama na ng aking family. Sa isang karanasan na ginamit ng Diyos ang aking anak na panganay para ako'y bumalik na sa ating bansa. At noon, ay inisip ko, anong gagawin ko sa Pilipinas? Sanay na ako na kumikita ng pera. At last year na lang po yung bunso kong anak para siya ay matapos din sa kanyang nursing. At sa last year na yon ay napakalaki po ng gagastusin niya sa AUP. Pero sabi ng Panginoon, umuwi ka na. Kailangan mo na rin makasama ang iyong family. At dahilan nga po sa ito ang pinagkaloob ng Diyos na mangyari, nag-isip po ako ng bagay kung ano ang aking gagawin sa Pilipinas. At sa pananalangin ko na gusto ko na ma-share ang lifestyle ng mga tao sa Israel, ng amo ko doon, mga pagkain nila, at maraming bagay na gusto kong gawin, naisip ko po na magkaroon ng wellness center. Para sa ganong paraan, maituro ko sa maraming mga tao ang healthy lifestyle na pwedeng mabuhay ang tao na more than 100 years. Dahil sa amo ko po, walang namamatay na below 100 years old sa clan nila. Lahat ng mga kapatid ni Abba, mga kamag-anak nila, 104, 120, 110, 115, yung edad nila bago namamatay. So yun ang gusto kong dalhin sa Pilipinas, kung ano ang dahilan bakit humahaba yung buhay nila. Kaya po nung nandito na ako sa Pilipinas, niloob pa rin ng Diyos na ang alaga ko na si Abba Israel or Israel Crystal ay ma-declare ng Guinness World Record na maging oldest man living in the world year 2016 at the age of 112. At dahil po doon, ako po ay kinuha ng 700 Club Asia at in-interview po ako sa Huwarang OFW para ikwento ko ang buhay ko sa pag-aalaga ko sa Guinness World Record na aking inalagaan at yung family na yon. Yun po ang dahilan kung bakit ako po ay at the year 2016 ay nasa YouTube na po. I-search nyo po yung Joyce Matira, yung kwento ko po tungkol sa alaga ko sa Israel. At dahil po dyan, na ang alaga ko po ay oldest man living in the world, at siya po ay namatay at the age of almost 114 years old, yun po ngayon ang dahilan kung bakit, sa mga nagtatanong, bakit Joyce Simka ang akin pong name sa Facebook at gayon din po sa YouTube channel kong ito. Dahil po yung Joyce, English, ng happiness. At yun naman pong simcha, simcha, yan po ang meaning niyan sa Hebrew ay happiness. At yan po ang ipinangalan nila sa akin sa Israel. Dahil ayaw po nila ng Joyce, dahil English, binigyan po nila ako ng name in Hebrew. Kaya po, sa lahat na nagtataka, nagtatanong bakit Joyce Simcha, yun po ang dahilan. Dahil po sa oldest man living in the world, ito po ay
pinakang gratitude ko na gumawa po ako ng YouTube channel na i-share ko po ang healthy lifestyle para humaba din ang buhay ng mga tao. At ngayon po, 10 taon na rin po ako sa Pilipinas. At sa loob po ng 10 taon ng aking journey sa pagkakaroon ng wellness, pagtuturo sa maraming mga tao ng iba't ibang mga bagay kung paano hahaba ang buhay, yun po ay dahil sa aking experience kay Dr. Crystal, sa buong family nila, at lalo tigit kay Aba Israel. Kaya po, sa lahat ng mga nagtatanong bakit nagki-cleansing ako, nagde-detoxify, at ang mga vlog ko po ay tungkol sa mga healthy tea, herbal, mga salad, at iba't ibang mga karanasan, ito po ang nagsisilbing ministry namin sa inyo. Kapag po kayo nanonood ng video, kayo po ang isa sa nasyeshara namin kung gaano kabuti ng ating Panginoon. Nasaan man tayo naroon, kapag willing tayong mag-share ng ating mga talents para sa ikakabuti rin ng lahat ng nasa paligid natin, ng mga taong nakikilala natin, gagamitin ito ng ating Panginoon para sa ikaliligtas ng mga tao. At noong 2017, ay nagkaroon kami ng wellness center sa Tagaytay. Yung pong nasa page ng Facebook ngayon, Nutri Cafe Tagaytay. At dahil po doon, na-practice ko po yung mga pagpiprepare doon ng mga healthy food. At marami po doon ang mga kumakain dahil hinahanap nga nila ang mga pagkaing salad, mga healthy. Kaya doon ko na rin po ginawa yung cleansing and detoxification program. At dahil doon, maraming mga tao from different places na sila po'y pumupunta doon para sa pag-detoxify. Kaya yung iba, hindi na po sila naoperahan ng kanilang mga gallbladder stones, yung mga may diabetes, yung mga may sakit sa puso, ay natulungan po natin sila na ma-reverse ang kanilang mga lifestyle na pinagsisimulan ng mga sakit. Kaya, pwede pong gumaling yung ating mga sakit kung babaguhin na po natin yung ating lifestyle. Kung ano yung pinagmulan ng sakit, aalisin natin at pwede na po tayong gumaling. Yun po yung tinuturo ko doon. At ngayon po, dahil sa ang ating kalagayan na pandemic, nagkaroon ng problema sa Taal, volcano, minabuti po na maisara ang wellness center dahil sa kalagayan ng mga problema sa lugar na yon, na lockdown at iba't iba pang mga naranasan namin. Pero ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po ang aking health ministry sa mga lahat, mga tao na nag-i-invite sa akin na pupunta ako sa area nila, sa lugar nila. In fact, nakarating po ako sa Visayas, Iloilo, sa Aklan, at sa iba't ibang mga lugar sa Pampanga, at sa Laguna, sa Cavite, sa Quezon, at sa lahat po ng mga kaibigan namin na nag-i-invite na gusto rin nilang maranasan ang detoxification. At tinuturuan ko po sila kung paano gagawin yung mga juices at mga salad. Sa ganung paraan po, ay ating tinutugon ang panawagan ng ating Panginoon na siya'y naging mabuting halimbawa, na siya muna ay nakihalubilo sa mga tao, at matapos niyang makihalubilo sa mga tao doon sa Galilee, sa Capernaum, sa palipaligid, sa Israel, ay kanyang pinagaling ang mga tao, pinakain, yung mga nagugutom, binigyan ng pag-asa, ang mga nawawala ng pag-asa. Kaya yung naging halimbawa ni Jesus Christ, kung papaano siya nangaral sa mga tao, sinimulan niya muna sa paglilingkod. At bago niya, in-invite sila, come and follow me. Kaya po, kung ito'y gagawin din natin, sa ating paglilingkod, sisimulan po natin sa mga
pagpapagaling at pagtuturo ng mga bagay na dapat gawin at ikakabuti ng mga tao, tinutularan din po natin ang gawain ng ating Panginoong Jesus. At hindi man po madali ang aking ginagawa sa loob ng 10 taon na ngayon dito sa Pilipinas, at marami rin ako mga struggles, mga challenges na nararanasan sa family, sa trabaho, at sa palipaligid. Naniniwala po ako na saan man tayo naroon, bahagi ng buhay ang ganitong mga karanasan. Subalit kailanman, huwag lang tayong bibitaw. O tayo, yung ating mga kamay, ay pwedeng bumitaw sa pagkakahawak natin sa Panginoon. Pero kapag ang Diyos ay hindi bibitaw sa ating mga puso, hindi tayo mapapahamak. Kaya salamat, salamat sa lahat ng nanood ng lahat ng series ng aking story. Thank you so much sa inyong mga pag-subscribe, sa inyong pag-share nito at pag-like. Kung gagawin niyo po ito, nakapag-share na rin po kayo sa maraming mga tao. Thank you so much for watching. Thank you so much for everything. God is good all the time.